isa natin yung Jollibee.
linggo bago dumating. Tayo ng mga gamit para pag-uwi. Hindi na bibili. Mura sana sa Jollibee, kaya lang matagal siya mag-deliver. Ito kasi kukul. Yan, kukul yan. Ayan. Sa akin. Ayan, sa akin at saka sa asawa ko. Kung hindi lang sana matagal mag-deliver sila. Siguro doon ako lagi umu-order. Matagal lang, 2 weeks. Bago mag-deliver. Tapos, pero mas okay siya. Kasi, magbibigay ka ng pera pag yung, halimbawa, hindi pa kumpleto yung mga na pam in-order mo. Hindi nila yun. Papala ko ng buksan ako. Sa Pinas, mahal-mahal nito. Ano naman siya, may nakyutan lang ako kaya binili ko. Nag-iipon ng gamit kasi ilang buwan na lang uuwi na ng Pinas, kasi pag nasa ano na, nasa Pinas na, hindi ka na makakabili. Tipid na doon. Kasi mahirap kumita ng pera doon. Kaya yung ibang nakakakilala sa akin, minsan sasabihin nila na maraming pera ang abroad. Hindi naman lahat ng nag-abroad mapera, kasi mahirap din ang pamilya sa Pinas, kaya kailangan padala ka rin, kasi magugutom din yung pamilya mo. Kaya kailangan magtipid.
hindi ko alam kung kailan ako bibigyan ng bibilhan ng RAM kasi kailangan ng may package to. Ngayon pag nag-order kami sa noon kasi online din siya, online shopping din siya, dalawang araw lang deliver agad sa iyo. Ito naman ay perfume.
pa bang genie collection? Parang rin siya. Pabango siya. Sapatos. Gamit na pa sa bahay. Kasi may kuryente rin kami. Kaya dati walang kuryente. Ito naman mga bigay ng anak ng alaga ko. Ayan. May wallet walang pera. Pamimigay na ako. Ano naman yung abuhot na binibigay sa akin. Tanggap lang ng tanggap. Wala mga pera. Naman bigay sa akin ng anak prosen na charan prosen Ray-Ban siya. Ray-Ban di na mamimili, di na magsi-shopping sa Pinas.
Kaya, dati nung nag-a-apply pa ako papunta dito, mahirap mag-apply papuntang abroad. Pero kung matyaga ka, talagang kakayanin mo. Andun yung nag-testa ako. Apat na araw, bumabagyo pa nun. Testa kami. Pagising, pagpunta namin doon, kalimutan ko na kung saan nag-testa. Pagpunta namin doon, yung higaan, daming surot. Kaya, hindi kami nakatulog. Kasi lahat ng higaan doon, kasi double dig siya. Lahat may surot. Ilang kwarto yung naandun. Yung iba na sa lapag lang natutulog, pero kanya-kanyang pum. Kami, napunta kami sa kwarto na double dig, pero lahat may surot. Lahat ng reklamo doon. Ewan ko ba? Yung ibang mga agency na dapat, siyempre, kumita sila. Dapat yung pag ano ng testa, yung mga kwarto doon, dapat ano din, yung malinis din. Tapos pag uwi, sa sobrang pagod ko noon, naligaw ako, monumento. Kasama ko na yung mga kasamaan ko din. Nagkahiwalay kami sa monumento na. Naligaw ako, di ko alam bakit. Kaya ang ginawa ko, nagpalood ako. Tinawagan ko yung kapatid ko kasi malapit na lang dun yung ano niya eh, yung negosyo niya. Yung sa mineral, doon na rin yung bahay nila. Nagulat siya, ba't ako naligaw? Tapos, pag training namin noon, madaming training sa TESDA bago pa makarating talaga. Unang-una, pag-memorize mo ng mga dapat i-memorize doon, kasi pag bagsak ka daw, panibago na naman, TESDA ka na naman, babalik ka. Kaya ang ginawa namin, mga kasamahan ko, alas 11 pa lang ng gabi, gising na kami kasi napakarami namin, tapos mag-memorize pa kami, maliligo pa, iilan lang ang CR doon sa CR na pinaliguan namin, butas, tapos tumutulo pa yung ulan, ang lamig. Kasama ko yung kaibigan ko, tapos yun na yung nag alas 12, tapos na kami maligo, kaming dalawa ng kaibigan ko yung naliligo ng maaga. Pagka ano noon, pagka tapos maligo, memorize na naman. May mga kasamahan din kami doon na halos hindi na natutulog, mag-memorize lang kasi yun ang ano sa TESDA. Pagdating naman pala dito, nakakamay naman pala sila sa lapag lang kumakain. Pero at least alam din namin yung ano, yung kung paano maggawa ng table settings. Pero huwag ka lang talagang sumuko sa mga pag-a-apply. Dadaanan mo talaga yung gutom, pagod. Pag naandito ka na, ano na yung marami nang magsasabi sa'yo na mapera ka, pahingin pa sa lubong. Sa totoo lang, mahirap magpasalubong kasi baka mamaya hindi nila magustuhan. Isa pa, yung iba namimili. Dapat kung ano yung bigay, huwag nang mamili. Pero minsan kasi may mga taong, ito bilhin mo sa akin, ganyan-ganyan.
ang tanong, nung nag-apply ba ako, may naiambag ba silang pamasahe sa akin? Sa totoo lang, ate ko at saka ako ang nagpursige. Isang tao lang ang inutangan namin ng 8,000 para pang-apply-apply ko lang doon. Kasi hindi kami umasa sa agency namin kasi wala namang binibigay. Kasi sabi libre lahat pero wala, walang ano. A-apply kami ng ate ko noon. Wala akong birth certificate. Pakuha ako sa tatay ko, sa Masbate. Tapos pag minamadali ko po yung tatay ko noon, puntahan nyo gantong-gantong araw. Tapos hanggang sa nakuha na namin, pagdating ko dun sa main ng visa, pinabalik na naman ako kasi may kulang pa daw. Balik na naman. Siguro apat na beses kami pabalik-balik ng ate ko. Ate ko, naawa ako kasi nahihilo na siya sa biyahe. E siya lang yung inaasahan ko kasi siya yung matibay bumiyahe, siya yung maraming alam sa Maynila. Ako kasi hindi. Kaya natatakot akong bumiyahe. Siya kasi alam niya kahit yung tanong-tanong siya sa jeep. Ako minsan nagtatanong, kaya lang minsan naman yung ibang pagtanungan, hindi sinasabi yung totoo. Tapos nung nagkumuha naman ako ng passport, kasama ko asawa ko, ganun din, apat na beses pabalik-balik hanggang sa pang-apat na beses yun, nakuha ko na siya. Ang sungit pa nung nasa opisina, nasa ano kami, nasa SM Mega Mall, sungit doon ang ano, mga nasa loob mahigpit. Tapos nung yun na yung nakapasa na ako sa UWA, ako yung sa lima namin na magkasabay sa agency, ako yung huling nagtesda, nag UWA. Magkaiba-iba na kami kasi sa lima namin magkakasama kami sa TESDA, tapos pag UWA yun, magkahiwa-hiwalay na kami. Kaya may iba na yung dalawang magpinsan, napunta sila ng Qatar. Tapos yung isa naman dito rin sa Riyadh. Kaya lang yung isang kaibigan namin, one year lang siya dito yata sa Qatar kasi hindi siguro maganda yung amo niya, kaya umuwi siya. Ang pinakahuli naming kaibigan, nahuli siyang ano na, kompleto na siya, pero siya yung nahuling bumiyahe. Wala din 1 year, hindi rin pinalad sa amo. Yun, umuwi din siya. Yeah, ando na lang siya sa Pinas. Ngayon, sa lima namin na magkakasama, ako naman yung huling iniwan nila sa Saudi. Pero okay lang kasi ako, sa lima namin magkakaibigan, ako naman yung siguro napaswerte sa amo kasi kahit mahirap yung amo ko, hindi sila mayaman, mabait lang naman sila, hindi kasi sila nananakit. Yun lang ang kagandahan sa kanila. Nung paglipad ko sa eroplano na ako, bago ako umalis, naiyan na. Nandun na yung kaba na parang hindi mo alam kung
ano yung nararamdaman mo sa sarili mo nung na-meet ko na yung agency ko, kasi doon kami nag-meet sa NAIA. Alauna, alas 12 kami umalis, kasi alas 2 or alauna yata yun nag-meet kami. Binigay niya sa akin yung lahat ng papel ko, kasama na doon yung passport, TESDA, lahat requirements. Hintay kami saglit, titingin-tingin ka ng mga aeroplano para ang isip mo na ay ito na, ito na yung pangarap mo na makaalis ka. Tapos nung ano na, nung papasok na ako, ano na yung sakit ng dibdib mo, hindi mo alam kung ano ba, kaya mo ba, pero sa isip ko, huwag kang sumuko, kaya mo. Nung nasa loob na ako, doon ako napatulo ang luha. Hindi mo pala talaga kayang pigilan ang luha kung nasa loob ka na. Buti na lang ang haba-haba ng pila, kasi halos mga baguhan, first timer na mag-abroad, dami kami. Nung pumila na kami,